reaction videos. Bilib na ako dyan sa mga Willy. So, gawa tayo ng reaction video. Panoorin natin to, mga Kalisto. And hopefully, mamotivate tayo. Mamotivate tayong lahat kung gano'n sila kagaling. Mga motor na gamit nila is makaka-relate tayong lahat. Gaya ng mga gamit natin dito as local enduro. So, tingnan nyo, mamomotivate kaya tayo dito. Panoorin natin! I-analyze din natin kung paano nila to ginagawa. Let's go! Panoorin natin! So, ayan. Unahin. Oh, oh, natanggal. Muntik pa natanggal yung upuan, no? Hanep si Kuya, oh. So, ayan po ay isang DT-100. Yamaha DT-100. Oh, ayaw pang umangat, oh. Oh, yun! Mga Kalisto, nakita nyo yun. Tinalbog niya yung harapan. Ayan, oh. Napakaangas. Sana hindi po tayo to... Sana hindi tayo makapirate sa music, napaka-forma ng music. Ayan o, oh, pangarap ko. Nakita niyo yun, mga Kalisto. I-rewind natin. It is a Yamaha DT-100. Brake shoe po, harap at likod. Hindi naman ganun kalaki yung sprocket, makikita nyo. At ang panglaban po nito is napakagaan. At hindi ganun kalakas yung power niya. Kaya tingnan nyo po yung ginawa niya, yung bumaba na. Pinilit niyang ihabol, pinilit niyang kontrahin yung pagbaba sa harap. Yan, tingnan nyo. Itinayo niya ngayon ganun para kumontra ulit, para bumalik. And then, inupo ulit niya. Yan, pagbaba na ganun, inangat niya yung katawan niya para kumontra, then bumalik siya. Yun, napakalupit ng diskarte na itong si Kuya. Sige, tuloy natin. Grabe, mga Kalisto. Yan ang pangarap ko. Yan ang pangarap nating lahat. Yan o. Sunset. Yan o. Sunset. Walang mga tao. Sementado. Diretso. Napakasarap naman mag-practice niya. No? Napaka. Sus, grabe. Nakaka-invite, mga Kalisto. Ayan o. Grabe. Ang ganda. Ganda ng background. No? Ayan, makikita nyo talaga, dual shock siya, hindi mono shock. Then, kinawit pa niya yung paa niya. Then, nag one hand, grabe naman to, mga Kalisto. And then, yun nga, nagka-aberya. Siyempre, yung mga ganyang motor, team aberya, automatic team aberya. So, next. So, next naman tayo. Dito naman tayo sa Tagalcavite. Yan, tong batang to. Oh. So, it is a DT-125, mga Kalisto. Let's see what he can do to motivate us. Yun! Ayun, makikita nyo. It's a Yamaha DT-125. Napakagaan na namang motor yan, mga Kalisto. So, mas mataas na ng 25cc ito. And, makikita nyo, post natin. Makikita nyo yung motor niya. May stand pa. Then, may tapakan pa ng angkas sa likod. Oh. So, mukhang naka-open pa. Hindi na isasara. And then, walang U-box. Wala na mga play ring. Wala na yung harapan. Itong tapaludo, mukhang pinalit-palitan na. Halatang ano na to. Pinag-practicean talaga itong motor na to. Oh. Yung harapan, yung fender, hindi na ganun kahaba. Yung tangke, upuan, basic na lang. Wala na yung mga play ring. Wala na mga wires and so on and so forth. So, kahit matumbayan, okay lang. So, yan ang the best pag-practisan, yung DT-125, mga Kalisto. Comment below sa mga naka-DT-125 dyan. Ayan, grabe. Galing ng batang to, mga Kalisto. Nakikita ko to lagi sa mga, ano, sa mga competition. Yan, Miko ang pangalan, no? Shout out sa'yo, Master Miko. Then, kita nyo naman kung gaano ka-sexy yung kanyang leg. Grabe namang mga legs yan, ayan, no? Bili din tayo ng ganyang short, baka yan yung sikreto niya, mga Kalisto. Suited na suited sa kanya itong DT-125. Ayun, mukhang inubos niya yung ano doon. Mukhang inubos niya yung power, mukhang naka third gear siya. Third gear o second, or pababa lang yung kalsada. So makikita niyo kung medyo pababa yung kalsada, tayong-tayo yung motor. Yun po yun, pagka nagwiwili ka, tayong-tayo dapat para makuha mo yung balance point pag medyo pababa. So next video tayo. So, namomotivate na ba tayo? Ito naman, special mention, mga Yamaha XTC. Napakahirap pong iwili niyan since 125 lang at 4-stroke pa. Ayan o. Oh. Ang lupit. Malupit to, mga Kalisto. So, makikita nyo, todo hila din siya kasi super bigat nga niyan.
Napakabigat po ng motor na yan at 125cc lang. At apat lang yung lining. And naka-diaphragm yan, yung carburetor niya. Mas mabagal ka, mas mabigat yung motor mo, mas mababa ang cc, mas mahirap paangatin. More technique talaga ang kinakailangan. So tingnan naman po natin to. Reaction video natin dito sa KTM. Ay, ano ba to? So yan, sikat din po to sa YouTube. So yan, credit to owner po. Ayan o. Ano yung maraming yan, question ko po sa mga rider dyan, sa mga viewers. Hindi ako familiar dito sa pagbablog lang, mga kalisto, sa totoo lang. Yung We Ride Enduro WRE na yan, tapos nagpa-flash yung mga vlogger. I think mga vlogger yan eh, or mga grupo, or mga business. Nag-ano niya, lumalabas-labas yung logo. Kilala niyo po sila, comment below. Pero yan pong KMDA subscriber din po natin yan. At puro trail po talaga yung ina-upload niya. Dito talaga ako naman ha. Yan. Grabe. KMD Enduro Vlog. Kung sino man tong KLX. KLX 140. So, common na din po ito. O yan. Hinila niya. So, post muna tayo dito. Hinila niya. Hinila niya ng todo. Tapos nakatayo siya. Kasi hindi rin ganun kalakas yung 140G at that speed. So, at that speed, mas mahirap paangatin. So, ginawa niya ng technique. Tinayuan niya, nilayuan niya, then hila, then bounce. Binounce niya yung harap. Ginamit niya yung shock, yung weight, yung leverage niya pa likod para umangat. Pero tingnan niyo naman, galing. So, na-amaze talaga ito. Parang gusto ko nang bumili ng KLX 140 dito. Galing, oh. And look at that classic. Kung saan-saan sinasabit yung goggles. Ibig sabihin, master to kasi nakasabit sa balikat. So yan, master. Ayan, oh. So at the public road po, mga kalisto, ha. Ganon kalupit itong mga to. Public road nila ginagawa yan. Then yan, oh, sa trail side yan, pangarap ng lahat yan. Yung dadaan ka sa isang grupo ng trail rider na nakawili. So yan, oh. Napakalupit po. So yan, pangarap po natin yan. So yan, nakasabit pa rin yung goggles niya sa kaliwang braso. So baka yun yung sikreto niya, kaya nami-maintain niya yung pag-balance. Magaling, oh. So sana hindi tayo ma-copyright na naman dito. May mga music kasi, mostly may mga music yung mga wheelie videos. Kasi iba rin kasi yung dating pag may music, tapos nakaangat yung harapan. Ayun, oh, halatang sanay na sanay, mga kalisto. Ayun, tumingin pa, oh. Hanip talaga, oh. Galing! Galing ng Pinoy! So, yan. Next tayo. Next video. So, yan naman. So, it's a CRF 150L. So, yan. Naka-motard. Meron din po tayo yung motor CRF. At alam ko kung gaano kabigat niyan. Gaano kabigat. So, medyo technique talaga para paangatin. Kinawit niya yung, ano, tapos kumaway. So, parang yung naka-DT 100. And then, yun! Boom, mga kalisto. Kinambyo niya ang kanyang motor. Kinambyo niya during wheelie. Yun po ay nakakatakot. Biglang mag-iiba yung speed. Biglang mag-iiba yung transmission. Napakahirap po. Sinusubukan ko po yan. Nakakatakot. Pag papasok sa third gear, then mag-iiba. Mag-iiba lahat. Yung speed, yung torque, mag-iiba. Mag-shift kasi into speed. More speed than torque. So yan, galing niya, mga kalisto. Grabe. Ayan, bibili na ba tayo? So yan, oh, tingnan niyo kung gaano kasaya, mga kalisto, itong batang to, oh. So CRF yan, nagkakaproblema yung recording ko. Ayan, oh. Ayan, oh, grabe yung ngiti niya. Grabing saya, oh, dumila-dila pa. Grabe talagang saya na naidudulot ng pagbibili, mga kalisto. So subukan niyo po yan. Motivate na talaga tayo, gusto na natin pag-practice. Tingnan din natin yung iba. So, XTC 12. Yoy! So, yun. Nagpanik siya, mga kalisto. Nagpanik siya, bumitaw sa preno, sa likod. So, yung likod kasi, mga kalisto, instinct natin yan kung di tayo sanay. Kung masyadong mataas yung harapan, bibitaw tayo sa preno at sa foot peg. Instinctly, tatalon tayo sa likod. CRF naman to, mga kalisto. So, Pinoy to, Pinoy. So, yun. Hindi dapat to kasali. Kasi naka-production siya. Tingin ko CRF
250 RX to, yung bago ngayon, yung mura na production ng Honda. So, buti hindi siya na, ano, tumatawa lang siya. So, yun. Mga kalista, hindi naman ganun nakakadisgrasya yung pagwiwili pag nagkamali ka. Hindi siya ganun nakakatakot yung mga pipilay ka, magagasgasan. Basta may boots ka. Boots, knee pad, and so on. Hindi naman yung racetrack na parang MotoGP na pag nadisgrasya, talagang may kalalagyan ka. Pag wheelie, hindi naman. So, yan. Yun na naman natin. Itong mga... Sana all! Palain nyo yun, mga kalisto. Mas magaling pa to sa atin. Mga kalisto. How sweet! Next! So, yun naman tayo, mga kalisto. So, yan, KMX! KMX naman to. Uy! Galing na ito. Magaling to, mga kalisto. Parang ginagawa lang, hinahampas-hampas lang ang kanyang KMX. Oh. Halatang grabe to. Sana ito, mga kalisto. Bakit kaya, no? Bakit kaya, papansin ko, bakit kaya puro negro? Basta mga negro, ang gagaling mag-wheelie, no? Tapos gustong-gusto nila, inabul sila ng pulis. Yan, tapos nakaganyan sila. Tapos nagbibidyo. And then, napansin ko, hindi sila nag-helmet. Nag-goggles lang sila. Kung saan-saan din nila yung kinakabit yung goggles. Galing! No? No, tara na ba? Mapapractice na ba tayo, mga kalisto? Ito naman, no? What the? Swerving po ata yan. Swerving po ang tawag dyan. Wheelie swerving. Yung lumiliko-liko, humahampas-hampas yung likodan pero nakaangat pa rin yung harap. How the heck? Then tumayo-tayo pa siya, oh. Ay, grabe naman to, mga kalisto. Grabe, parang nasa highway siya. Nasa public road siya. Nakakatakot siya, no? Nakamaskara pa. Tingnan mo naman, hindi ka naka-helmet, nakamaskara ka. Eh, alam nyo naman, hindi naman ganun kakomportable yung maskara na rubber na yan nakalagay sa ulo mo. Tapos ang liit lang ng butas ng mata, tapos nagagaganyan, napakalupit naman. Ano yun? Paano? Oh, ayan o, hala. How the heck? So yeah, next tayo, next. Ito naman. It's a DT125, mga kalisto. It's a red DT, Yamaha DT. Hindi natin alam kung 125 o 175 yan. And Bumitaw pa sa mga nabiela, mga kalisto. How did he do that? Grabe. And he is doing it with the one of the most common na motor dito sa Pilipinas. What the heck? Yan, nag-appear pa. Ano ba yan? Nag-appear pa. Paano natin mamomotip? Yan, nag-figure of 8 pa. Figure of 8 pa. Grabe, makakalisto. Napakabagal pa niya. At ayan, nakaka-amaze yan, ha? Nakaka-amaze yun, yung bumibitaw yung ganyan. So, post natin, ha? Bumibitaw ka sa manobela. So, hindi ka na nagtotrottle. Para magawa mo yan, yung ganyang trick, yung pagbitaw ng manobela, dapat nasa coasting ka. Alam mo yung coasting? Yung kinukontra mo yung pagbaliktad paatras. Kinukontra mo lang yan ng slight touch of the rear brake. Kinukontra niya, coasting ang tawag doon. Kinukontra niya ng preno dahil above balance point siya. Ganun kahirap yung trick na yan. Bibitaw ka. Ganun. How the heck? Wala, ayoko na. Ayoko nang mag-wheelie, ayoko na. Wala ang gana. Shoutout na lang tayo, mga kalisto. Siguro palitan ko yung title na Angry Reaction Video sa mga wheelie-wheelie na yan. Para saan ba kasing wheelie na yan? Ba't nyo ginagawa yan?
You're just risking your life and risking others. So, shout out po tayo. Daming shout out ngayon, mga kalisto. Naipon kasi ang tagal natin hindi nakapag-upload ng video. So, Ramil Torre Nueva. Pa-shout out kalisto from Cebu City. Shout out sa'yo. Shout out kalisto from Santiago, kapitbahay ng Quirino, Romil Ronquillo. Taga Quirino po tayo and Santiago Isabela is katabi lang po yan. Diyan din ako nag-college, mga kalisto. Lakas din pala pang trail ng TS Idol. Subok ko nga din yan sa akin. Pa-shout out po next vid mo. Ay, legend din po yan, Suzuki TS. Para din siyang DT100. Yung dalawang shock sa likod. Then, pa-shout out kalisto. At Trail Riders Panabo, ingat kalisto sa mga trail ni... So, taga Cagayan, Kuya Market TV, taga Cagayan de Oro City po ako, pa-shout out na lang Kuya Market TV, Sirio. Anong Sirio? Ano po yung meaning ng Sirio? Comment below. Drit Riders. Next vlog boss, Pulang Bato Trail Tracker from Cebu. More power and God bless. Nice video, nice content boss. Kalisto Hari Banzo. Pa-shout out idol, sinubukan ko yan sa CRF150 ko, okay naman, pero di na ako makalakad ng maayos ngayon. Grabe ka naman mga kalisto. Huwag ganun! Wala! Matatakot tayo mag-wheelie niyan. Pag ganyan, matatakot yung mga kalisto natin mag-wheelie. Next is kalisto Alice Guapo. Ayan, guapo siguro to. Tingnan natin kung guapo talaga yung pati comment. Guapo. Salamat boss, napansin agad comment ko. Pa-shoutout sa next video mo pa. Sa mga taga Esperanza Sultan Kudarat sa Mindanao. Napakalalakas po ng trail rider dyan for sure. Dyan sa Mindanao, katakot-takot mo. Napakagaling po nyo. Kung gusto niyo pong makapanood ng mga ganitong klaseng video about sa motor natin, mga kalisto, is siyempre, subscribe ka na dyan, mga kalisto. Listo moto, mga kalisto. Support Pinoy Riders. See you in the trail, mga kalisto. Yup, yup.